Good day everyone! Sa video na ito ay akin lamang na isha-share na akin na pong na-receive ang aking Google AdSense pin! Ayan! Na-receive ko na po guys ang aking Google AdSense pin! I love you and need you. Today everyone, sa video na ito ay i-share ko sa inyo kung ano nga ba ang hassle na naranasan ko bago ko ma-meet ang requirements ni YouTube at bago ko ma-receive ang aking Google AdSense pin. Ayan. So na-receive na po natin guys ang ating Google AdSense pins, ang pinakamatagal nating hinihintay na Google AdSense pin kung saan ay hindi ko na po siya kailangan guys. Ito na nga kasi yung sinasabi na kapag kailangan mo ay wala siya. So, balit kung hindi mo na siya kailangan, ay bago pa lamang siya darating. Wow. So, bakit nga ba ganun ang aking nasabi, guys? Kasi nga, guys, sobrang tagal kong hinantay itong Google AdSense pin ko, guys, at hindi ko na siya kailangan ngayon, guys. Bakit kaya? So, tatalakayin po natin ito sa video na ito at ikakwento ko po sa inyo kung ano po bang hassle ang naranasan ko, guys, bago ko na-receive ang aking Google AdSense pin at kung bakit hindi ko na siya kailangan, guys. So, itong Google AdSense pin na po na ito ay hindi ko na po siya bubuksan, guys. Kasi nga, hindi ko na siya kailangan. Pero, masaya pa rin ako, guys, dahil na-receive ko itong Google AdSense pin na ito, guys. Dahil sabi daw nila, kapag daw na-receive mo na itong Google AdSense pin na ito, ibig sabihin daw, guys, ay isa ka na talagang ganap na YouTuber, guys. Kung saan ito ang nagpapatunay. Parang title mo na daw po kasi ito, guys, na, ano, na kumikita ka na sa YouTube at, ano, title mo na sa YouTube na isa kang vlogger. Ganun. So, ayan. So, umpisahan na po natin guys ang kwento kung paano ko po ito na-receive. So, una po kasi guys, may requirements po kasi si YouTube guys sa pag-YouTube. Kung gusto niyo pong sumahod guys sa YouTube, meron po kasi siyang requirements which is 1,000 subscriber and 4,000 public watch hours guys. So, ayan po guys ang requirements ni YouTube guys. Pero nagbago na po ngayon ang requirements ng YouTube. Ito po yung unang requirements niya dati. Pero ngayon po ay nagbago na po. Naging 500 subscriber na lang po ngayon. At 3,000 watch hours guys. Is makaka, ano ka na kaagad? Makaka, mamomonetize na agad ang iyong channel guys. Pero wala pa po yung ads guys. Parang ano lang yon, parang ipaparanas lang sa inyo YouTube kung ano bang feeling na kumita doon. Pero sa fan lang po yun guys. Makaka-access ka lang po sa mga super sticker, ganun, sa mga gifting ng mga audience niyo po guys. Ganun. Sa mga donations guys. Pero ito po pa rin yung ito pa rin po yung requirements ni YouTube guys kung gusto mo talagang ma-monetize na meron pong ads yung iyong videos. Ayun guys, yung 1,000 subscriber and 4,000 watch hours guys. Ayun pa rin po yung requirements ni YouTube guys. And then after that, kapag ma-meet mo na po yung requirements na ito, ay mag-a-apply ka na po guys for monetization guys sa YouTube guys. Which is, mag-a-apply ka po sa Google AdSense, gagawa ka po ng yung Google AdSense guys account. And then, doon mo po makukuha yung iyong sahod sa YouTube guys. So kailangan po bago mo po magawa yon, kailangan makabigay ka po muna or ma-receive mo po muna ito. Kailangan ma-receive mo po muna ito yung Google AdSense pin guys na pinapaano sa iyo ng Google AdSense guys. Pero sa in case sa akin guys kasi dati ilang beses na po ako nag-request ng Google AdSense pin. Pero hindi talaga siya dumating guys. Sobrang tagal guys na dumating. So, dapat apat po ito guys. Kasi naka-apat po ako na request nito. Hindi ko alam kung saan na yung dalawa. Yung dalawa nito. Baka siguro kung saan lupalop na napadpad. Kasi nga, inulit ko lang po yung location ko dito guys. Kasi parang meron ka doong i-edit na mga location mo guys. Na hindi pala yung sakto na location na yun na dapat doon ilagay. Kaya inulit ko po guys sa dalawang to. So na-receive ko na po siya guys. So ibig sabihin kapag isang request pa lang tapos hindi niyo na agad na-receive yun sa loob ng isang buwan. Mag-request po kayo ulit guys at palitan niyo na po yung address na nilagay niyo doon guys.
isuriin nyo po guys or mag-research po kayo sa YouTube kung ano po yung eksakto na ilagay doon para ma-receive nyo na po yung Google AdSense pin nyo guys. So ito po ay, na-request ko po yung isa noong September 1 at dumating po siya noong October 2. Tapos yung isa naman ay na-request ko po noong September 22, dumating po siya ng October 17 guys. Yan po guys, ang ating Google AdSense pin. So balit, hindi ko na po siya kailangan guys ngayon kasi nga, kapag nakatatlong request ka na po guys ng Google AdSense pin, tapos hindi pa rin dumating, ibig sabihin pwede ka na po mag-manual verification guys. So manual verification ko na po guys, matagal ko na po manual verification at ayun nga guys, hindi ko na siya kailangan guys. Pero masaya pa rin ako kasi dumating siya guys, kahit pa paano guys, di ba? Nakakatuwa lang kasi dumating na siya guys. You know, dalawa lang yung dumating. Parang itatago ko na lang ito, souvenir. Souvenir na lang guys. Ayan. So sobrang hassle na naranasan ko guys bago ako naka-apply dyan sa Google AdSense na yun guys. Kasi yung requirements kasi ng Google AdSense bago mo ma-receive yung mga pin na ito guys is kailangan meron kang valid ID at saka meron ka dapat na bank account guys. So sa bank account guys, gumawa po ako ng Hello Money. Ayan, sa Hello Money app po ako guys kasi nga pwede po dito guys na dito mo ma-receive yung ano mo yung sahod mo guys sa YouTube guys. Sa Hello Money apps po na ito guys. Ayan. Gawa lang po kayo ng Hello Money apps nyo dyan. Kahit bata man po kayo or whatever. Pwede po kayo dyan. Dyan nyo po i-transfer yung money nyo guys. Pwede po guys. And then i-transfer nyo po guys. Pag na-transfer na po sa Hello Money, i-transfer nyo po sa GCash nyo or sa Palawan Pay guys. Ayan. So sobrang easy lang po guys. And then yung ano naman, yung sa ID naman, kailangan mayroon po kayong valid ID guys. So, ang ginawa ko guys noon, sobrang hassle kasi talaga guys nung pagkuha ko ng ano ng valid ID guys. Ang gusto ko sanang kunin is yung postal ID. Ganyan. Basta mga government issued ID, pwede po 'yan guys, kagaya ng mga voters ID. Pwede po 'yan guys kung meron kayo guys, postal ID, passport, driver license guys. So akin po kasi guys, available lang po ako sana guys sa postal ID guys. So ang ginawa ko guys is pumunta pa ako sa kung saan-saan, sa Bronx, sa Nara, pumunta po ako guys. Ito po, may video po ako guys. Ayan, pumunta po ako sa Nara guys. Tingnan nyo. So pumunta po ako guys at that time sa Nara guys. And then, sobrang hassle guys ang naranasan ko guys. Kasi nga, wala daw po silang biometric doon guys. And hindi po ako nakapagawa ng ID guys. So, ang ginawa ko po guys ay humiram na lang po ako ng ID ng ate ko guys. And then yun yung ginamit ko guys, voter's ID niya po yung ginamit ko guys. Pero kailangan yung Google AdSense niyo, palitan niyo rin po yung info na nakalagay doon sa ID. Kung ano po yung nasa ID niyo, yun din po yung sa Google AdSense niyo guys para ma-receive niyo po yung pin guys or ma-verify niyo guys yung inyong info guys. Ayan. So ayan lang guys. Ganun po ka-hassle guys. Kaya bago po kayo, habang hindi pa po kayo namo-monetize guys, dapat asikasuhin nyo na po yung inyong mga Google AdSense guys para hindi na po hassle sa inyo. Para hindi nyo po maranasan yung mga naranasan ko na hassle dahil sobrang nakakaano talaga guys. Nakaka-hassle. Nakaka-haggard. Nakaka-haggard guys. Ayan. So ayan, sa mga bago pa lang dyan na nag-YouTube, sa mga kaibigan ko na bago pa lang dyan guys, huwag kayo mawala ng pag-asa guys na mag-vlog guys dahil mamamonetize din kayo guys. Pero huwag kayong umasa sa salita na kapag sa inyo yung kapalaran na yan ay sa inyo talaga. Dahil hindi po yun totoo guys, di ba? Tignan nyo, nagsimula lang po ako sa 0 subscriber. Ngayon, kung wala ba akong in-upload na video, dadami kaya ang subscriber ko? Magiging 1,000 subscriber ba yan? Magkakaroon ba ako ng 8,000 subscriber or 5,000 subscriber? Or magkakaroon ba ako ng 4,000 public watch hours? Kasi nga, ang hirap talaga sa subscriber, madali lang siyang kunin guys. Yung 1,000 subscriber, sobrang easy lang po yung kunin guys. Kahit hingiin mo yan sa mga kaibigan mo, okay na okay guys. Makukuha mo yan kaagad guys. Pero, yung 4,000 watch hour, imagine, sobrang 4,000 na oras nilang papanoorin, pag-aaksayahan nila na noorin yung video mo ng 4,000 na oras.
Diba, sobrang nakakaano yun, guys. Mahirap talaga siyang kunin, guys, yung 4,000 watch hours, guys. Kaya dapat, gumawa lang po kayo ng mga video at mag-upload, guys. At mamimit nyo rin po yan. Makukuha nyo rin po yan yung, ano na yan, yung requirements na yan, guys. For example, diba kayo, manunood kayo ng video. Eh, ilang minuto pa lang nga. Scroll nyo na kaagad. Ayaw nyo nang panoorin kapag boring yung video, diba? So, yun pa kaya, 4,000, isang oras pa lang na video, parang ayaw mo na panoorin, diba? Dahil nakaka-board na, or gusto mo ibang video naman yung makita mo. Ganun, guys. So, 4,000 watch hour, 4,000 na oras nilang papanoorin yung video mo. Sobrang kaloka yun, guys. Sobrang dami. Sobrang access sa oras yun, guys, na panoorin mo yung video mo, diba? Kaya, gawa lang po kayo ng gawa ng video, guys. Huwag po kayo mawala ng pag-asa, guys. At mamomonetize din po ang inyong channel sa mga friend ko dyan. Ayan. Mega shoutout sa inyo, guys, ha. At thank you pala sa support, guys, sa pag-subscribe sa aking YouTube channel, guys. Malaking help po yun, guys, sa akin. Na nag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, guys. And sa ano ko, guys, sa watch hours ko, guys. Thank you, guys. Thank you sa panunood. So kung nagustuhan niyo po ang videos po na ito, huwag niyo po sanang kakalimutang mag-like and subscribe at pakihit na rin po ang all notification bell para ma-update po kayo kapag meron po akong bagong upload ng mga videos. Maraming salamat sa inyong panonood.